Noong unang panahon, may dalawang magkapatid na babae, sina Mangita at Larina. Nakatira sila sa isang maliit na bahay. Si Mangita ay masipag. Tumutulong siya sa tindahan ng tatay nila sa kanyang libreng oras. Si Larina naman, mahilig siyang mamasyal at magsaya. Kapag naiinip siya, tinitingnan niya ang sariling refleksyon sa ilog at maghapong magsusuklay. Mas maganda talaga ako kaysa sa kapatid ko. Isang araw, naglakbay ang kanilang ama, ngunit walang kasiguruhan kung makakabalik. Bagamat nalulungkot si Mangita sa pag-alis ng kanilang ama, masaya naman si Larina. Ngayon ay pwede na akong mamalagi sa tabing ilog araw-araw. Pagkaalis ng kanilang ama, inatupag ni Mangita ang trabahong bahay. Nagwawali siya sa umaga, nagluluto ng sopas sa hapon, at nagsasampay ng nilabhan. Ang tanging libangan ni Larina ay maging sanhi ng gulo para sa kanyang ate. Dinudumihan niya ang carpet at binubuhusan ng yelo ang nilulutong sopas. Bakit malamig pa ang sabaw? At bakit marumi na ang carpet? Kakalinis ko lang nito ah. Baka yung mga alaga mong hayop ang nagdumi dyan. Isang araw, namasyal si Larina sa gubat. Pumita siya ng mga bubot na prutas at itinapon lang sa ilog. Maya-maya, isang matandang babae na mabagal maglakad ang lumapit sa kanya. Iha, magandang dilag. Gutom na gutom ako. Pwede mo ba akong bigyan ng prutas? Inabutan ni Larina ang matanda nang hindi pa nahihinog na prutas na pinitas niya. Ma'am, kumain ka hanggat gusto mo. Ito ang pinakamasarap na strawberry sa buong mundo. Sumakituloy ang tiyan ng matandang babae pagkakain ito ng hilaw na strawberry. Ito ba ang masarap na strawberry? Salamat pa rin. Pag-alis ni Larina, nahiga ang matanda sa sakit. Samantala, mangunguha ng gulay sa gubat si Mangita nang makita niya ang matandang babae na nakahandusay. Agad niya itong iniuwi at pinahiga sa kama. Anong ginagawa ng babaeng yan sa bahay natin? Grabe ang baho niya! Tumahimik ka, Larina. May sakit ang matanda. Dapat natin siyang pakainin para bumalik ang lakas niya. Naghanda si Mangita ng mainit na sopas at tsaa para sa matandang babae. Ngunit itong si Larina, tinapon niya ang sopas at nilagyan ng lupa ang tsaa. Larina, ano ka ba? Nilagyan mo ba ng lupa itong tsaa? Hindi no, hindi ako. Yung matanda kaya ang gumawa niyan. Makalipas ang ilang araw, gumaling ang matandang babae. Isa kang mabait na babae, Mangita. Kung sakaling magkasakit ka, kumain ka ng mga ito araw-araw at gagaling ka agad. Dahil si Mangita lamang ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, lagi siyang napapagod. At sa huli ay nagkasakit at naratay sa kama. Larina, pakikuha yung prutas na bigay sa akin ng matanda. Pero kinain ito lahat ni Larina at walang tinira. Wala, naubos na. Kinain ng mga alaga mong ibon. Lalong nanghina si Mangita at nakatulog na pawisan. Si Larina naman ay umalis at pumunta sa ilog para magsuklay. Nakasalubong niya uli ang matandang babae. Oh, Larina, nasaan ang iyong ate? Nagsupot siya ng prutas at pumasok na. E ano bang pakialam mo? Napagtanto ng matanda na nagsisinungaling si Larina. Kaya agad niyang pinuntahan ang bahay ni Mangita. Nang makita ng matanda ang dalaga na tumulong sa kanya, ay pawisan at malubha ang sakit, nabagabag siya at napaiyak sa awa. Nakita sila ni Larina mula sa bintana at tumawa ng malakas. At biglang naging magandang diwata ang matandang babae.
Laking gulat ni Larina nang makakita ng diwata. Masaya siyang pumasok sa bahay. Ikaw, isa kang diwata. Pinatira kita dito sa bahay. May bayad yun. Bigay mo sa akin ang pinakamagandang buhok sa mundo. Bilis, mag-magic ka na at tuparin ang hiling ko. Ang totoo, nung unang makita ng diwata si Larina, nagpanggap siyang matandang babae upang malaman kung mabuting tao siya. Binigyan kita ng ilang pagkakataon na mabiyayaan, pero palagi kang gumagawa ng masama. At kinumpas ng diwata ang kanyang mahiwagang patpat. Ang buhok ni Larina ay nagmistulang galamay. Ah! Ang buhok ko! Anong nangyari sa buhok ko? Bakit nagkaganito? Tulong! Sa takot ay tumakbo si Larina sa tabing ilog at tiningnan ang buhok niya. Nilalangaw ang kanyang ulo at biglang kumapit ang kanyang buhok sa lupa. Naging pangit ako. Ayoko nang tingnan ang sarili ko na ganito. Samantala, pinakain ng diwata si Mangita ng mga blueberry. Sa wakas ay gumaling ito at nagising. Salamat po, diwata. Maayos na ang pakiramdam ko. Kinumpas ng diwata ang wand ng dalawang beses at ang maliit na bahay ay naging palasyo. Namangha si Mangita sa maringal na palasyo. Ang kabutihan ay laging ginagantimpalaan at itong palasyo ang iyong gantimpala. Salamat po, pero paano ang kapatid ko? Anong nangyari sa kanya? Siya ay tititig sa kanyang pangit na refleksyon sa ilog magpakailanman. Pero mahal na mahal ko siya. Ano ang silbi ng buhay kung mag-isa lang ako sa malaking palasyong ito? Mas gusto ko ang masayang buhay sa dati naming bahay. Yan lang po ang kahilingan ko. Natuwa ang diwata nang marinig niya ang sinabi ni Mangita. Kaya binalik niya ang napakagandang palasyo sa dating maliit na bahay. Tapos ay pinuntahan niya si Larina at ibinalik ang malagalamay na buhok sa dati nitong kagandahan. Masayang niyakap ni Larina si Mangita. Niligtas mo ako, patawarin mo ako, magiging mabuti na ako ngayon, pangako. Mula sa araw na iyon, naunawaan ni Larina na may kaligayahang na idudulot ang pagtulong sa kapwa at mas makabuluhan ng buhay kapag ang kaligayahan ay ibinabahagi. If Cinderella would have forgotten about midnight and kept on dancing with the prince. If the little mermaid wouldn't have rescued the prince from the sinking ship. And if Hansel and Gretel would have not entered the cake house. Or if the little red riding hood wouldn't have told the wolf where she was going. None of these fairy tales would have existed. They took us to exciting adventures on magical lands we have never seen. They raced against evil sometimes, and sometimes it was against time. They showed us the true meaning of passion, love, friendship, helpfulness, sharing, and being a family. We cried together. We laughed together. But in the end, we always learn something.